empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. And oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever.
Magandang umaga po sa ating lahat na sumusubaybay sa Jesus the Rock Christian Church. Nawa ang programang ito ay makapagdala ng bagong pag-asa sa bawat isang manonood sa araw na ito. As partner of this ministry, just click button share by sharing the blessings of the gospel of the Lord Jesus Christ to other people who needs hope and encouragement in these defining moments. We are now experiencing a humble moments of time. Tayo po ngayon ay nasa panahon ng pagpapakumbaba. Nasa panahon tayo ng limitasyon. Limitado ang ating kilos at galaw at kayang gawin. Di natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Di natin control ang mga situation. Still, only God knows, but He is still in control of the situation. I believe that the Word of God will bring hope, comfort, and encouragement in your personal life. Say, laban lang, never give up. Ang title ng message natin ngayon ay Ang Susi at Sikreto sa Magandang Buhay, Part 2, series po ng messages natin. Karugtong po ito noong nakaraang mensahe natin. At ang supporting title po natin ay Sino ang Hangal at Matalino? It is my joy and privilege once again to bring the Word of God to all of you. Ang teksto ng mensahe ngayon ay alam na at nabasa ng marami sa inyo patungkol sa talinghaga o parable ni Jesus. So let us read Lucas chapter 12 verse 13 as you will see on your screen. Sa Lucas chapter 12 verse 13, if you have your Bible in your hand or Bible in your cell phone, pwede niyo po akong sabayan. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman o kaswapangan, sapagat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. Pagkatapos, ikinuwento ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin o negosyo. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani o kinita. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaking bodega. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Ngunit, sinabi ng Diyos sa kanya, hangal at ungas, sa gabing ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan o inipon mo para sa iyong sarili? Last verse, verse 21, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Makita po natin dito na may dalawang magkapatid na hindi nagkakasundo. Okay? Dahil po sa hatian ng mana.
Nakita ni Jesus ang away sa mana ng dalawang magkapatid. At mukhang mauwi sa malaking gulo at dimandahan sa korte. Ginawa pa nga siyang judge o kapitan ng barangay. Alam niyo po, sa barangay, yung mga hindi nagkakasundo, dinadala sa barangay, at ang humarap po rito at nag-aasikaso, walang iba kundi ang mga judges o mga justices. Pero dito pa lang, sinagot sila ni Jesus sa magitan ng parable o talinhaga. Sabi ni Jesus, ang ating pong key verse ay verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, mag-ingat kayo at magbantay sa lahat ng uri ng kasakiman o kaswapangan, sabagat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Dito po una ay yung seryosong babala ni Jesus sa number one. Yung seryosong babala ni Jesus. Mag-ingat at magbantay. Saan po daw mag-ingat at magbantay? Sa lahat ng uri ng kasakiman at kaswapangan. Why? Bakit? Kasi sinisira ng kasakiman at kaswapangan, una, sinisira nito ang magandang relasyon sa Diyos. Ayaw ng Diyos sa taong sakim at swapang. Kaya nakakasira ito ng relasyon sa Diyos. Pangalawa, nakakasira sa relasyon sa pamilya, sa kamag-anak at kaibigan. Marami po akong alam at kilala na magkakamag-anak, magkakapatid, magpipinsan, ay nasira ang relasyon at kumisan humahantong pa sa kapahamakan. At na, marami pa akong nababalitaan na talagang tunay na nangyari na sila-sila mismo magkakapatid ay nagpatayan o kinikitil nila ang buhay ng kanilang kapatid o kapwa o mahal sa buhay dahil po lamang sa kasakiman at kaswapangan. Pangatlo, ang kaswapangan po o kasakiman ay sa wikang English po ay greed. Linin ko po, greed in English. At ibig sabihin po nito sa Tagalog ay meron ka na, sobra-sobra na sa iyo, di ka pa rin makontento. Gusto mo pang angkinin ang konting pag-aari ng iba. Dito po ay sa pangalawa, ang talakayin po natin ang maling pananaw ng mayamang lalaki tungkol sa pagiging mayaman sa buhay ayon kay Jesus. So sabi ni Jesus, sabagat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. Doon po sa letter A. Sa letter B naman ay maraming tao ang nag-aakalang masaya lang ang buhay kapag marami kang kayamanan ng material at ari-arian. Tulad halimbawa ng magarang bahay, magarang kotse, magarang cellphone, at marami pa. Pangalawa, dito garantiya ng masaya at maligayang buhay. Katunayan, marami mga anak ng mga bilyonaryo ang mga nagpapakamatay. At ang iba naman ay lumalayas. Halimbawa po yung isang karian ng isang bansa sa Middle East. Isa po itong big scandal. That was 2018 to 2019. Ang reyna po kasi at ang prinsesa ay lumayas, tumakas at nagtago sa ibang bansa. Totoo po itong pangyayari pong ito. Documented po ito. Kaya lang hindi ko po pwedeng sabihin ang pangalan ng bansa at kung anong pangalan po ng reyna at prinsesa. Talaga naman pong napakayaman po. Billions and billions of dollars ang assets and properties ng haring ito ng isang karian sa Middle East. Ngunit ang kanyang reyna
o asawang reyna at ang anak na prinsesa ay lumayas, tumakas at nagtago sa ibang bansa. Ano po ang reason o dahilan? Simple. They are no longer happy, sabi nila sa interview. Sabi pa sa reporter, papaano na lang yung Ferrari'ng kotse ninyo? Yung Volvo, yung Mercedes-Benz, yung mga mamahaling kotse, yung mga condominium, yung mga beaches na mga pag-aari nyo. Paano yung billions of dollars na mana ninyo, umamanahin ninyo? Eh, ang alam ko ay 5 ang bodyguard ng bawat isa. Sa inyo lang po ay mahal na prinsesa, ay 5 na kagad ang bodyguard nyo. No? So, ngunit ang sagot po ng prinsesa is, I want freedom and peace. No? So, sa 5 bodyguard, sabi niya, kulang na lang, pumasok pa doon sa CR ng babae para subaybayan siya. At tingnan, kulang na lang ay tumabi sa pagtulog niya. Okay? Kahit siya ay namamasyal, hindi siya makapamasyal, no, ng maayos dahil mayroong susunod-sunod sa kanya na nakapalibot at mga matang nakatingin. Sabi niya, napakahirap, no? Sagana sa lahat ng material na bagay. Wala ka nang hihingin, no? Lahat nandiyan na. Sustained ang lahat. Wala ka nang hihingin pa at hilingin. Pero hindi po ako naging masaya. At wala po akong kalayaan. Gusto ko lamang po ay freedom and peace of mind. So makita po natin, no? Kailang gusto niya ay freedom and peace of mind. Pero alam natin na makakamtan lang natin ito, yung peace, freedom of the mind ay nasa kingdom of God. Okay? We can found it only in the kingdom of God. Okay? So yun po yung pangako ng ating Lord Jesus Christ. At ang isa pa pong aral po rito na tinuturo ng Panginoon Jesucristo sa talinhaga pong ito ay hindi garantiya ang pera at material to have joy and peace of mind and secured life. Katunayan dahil sa COVID, maraming bilyonaryo ang nagtatago sa disyerto sa takot sa virus. Imagine, bilyonaryo pero feeling niya safe pa siya doon sa disyerto. Kasi nga naman mainit at ang paniwala niya takot ang virus sa mainit. Pero ang totoo, mainit man o malamig, ay immune yung virus. Ang iba ay nasa gitna ng dagat. Dala ang yate nila o maliit na barko sa takot din sa virus. Na hanggang ngayon ay nasa dagat pa rin sila. Ayaw makipag-usap sa mga tauhan nila. Paranoia na sila o tinatawag natin sa Tagalog ay praning. Ang iba namang bilyonaryo ay nasa tuktok ng building at ayaw bumaba. Na kung iisipin ay bilyon ang pera. Ang kaso ay wala pa rin lunas ang coronavirus. Alam ng mga bilyonaryong to na di makita ang kalaban, yung virus. Sabi nga ng isang bilyonaryo, kung gera lang, may laban pa, kaso ang kalaban di mo makita. Kahit na may bodyguard siya, isang batalyon ang bodyguard, alam niya na hindi siya kayang protekta ng mga bodyguard nito. Dahil ang kalaban ay hindi nakikita. Kaya meron nga pong isang mansion ng isang bilyonaryo na halos saradong sarado. Mayroon po akong isang nakitang bilyonaryo sa research ko na nililibang na lang ang sarili. Sinashine niya ang kanyang mga sapatos. Ang daming sapatos, siguro mga 50 o 100 sapatos. Isa-isa niya sinashine para siya ay malibang. Kaso talagang maraming bilyonaryo at mayayaman ngayon ang naboboring, naiinis, nagagalit
at ang iba ay naglalasing na lang. Katunayan po sa isang research ko, mga nakarang araw lang ay isang German finance minister ang nag-commit ng suicide. Alam niyo po ba ang dahilan? Due to COVID-19 stress. Na-stress siya sa COVID-19. Okay? So, isa rin pong bilyonaryo ng isang Microsoft, ang ginawa po ay nagpagawa o siya ng tinatawag na isang underground bunker. Parang bahay sa ilalim ng lupa na kumpleto sa lahat ng mga amenities, kumpleto sa mga facilities. Kumpleto po yun, nandun na lahat. Parang iyon po ang kanyang pinagawa. Dahil ang sabi niya, in case na magpatuloy ang coronavirus at magkaroon po ng nuclear war, at na sabi niya raw ay baka magkaroon pa raw ng kasunod na tinatawag na flu. So sabi niya ay nauna na siya kaagad, nagpatayo o nagpagawa na kaagad siya sa isang napakalawak niyang lupain ng tinatawag na underground bunker, no? Talagang panlaban sa digmaan na hangga't maaari ay silyado laban sa nuclear war. Kumpleto. At pinapayo niya rin maging sa kanyang mga loyal employees na sabi niya ay magpagawa na rin kayo o kaya ay umalis na kayo sa ating bansa, sabi niya. Kaya mga kapatid, makikita po natin ang katotohanan sa parable ni Lord Jesus Christ. Tama ang sinabi niya, matibay na prinsipyo ito at mapanghawakan. We can hold onto this warning of the Lord or reminders niya. Sabi niya na sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. Sumatibay po ito sapagkat wala na pong ibang nagsalita nito. Napanghawakan natin at masasandalan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na may gawa ng langit at lupa. Sa parable niya rito, ipagpatuloy natin sa Lucas chapter 12 verse 16. Pakinggan niyo pong mabuti muli ang kanya pong parable o talinhaga. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga o parable. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani o kinita sa negosyo. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaking bodega. No? Hindi na kamalig, alam natin, kamalig malaki, pero mas malaki ang bodega. Sabi niya, doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpapahinga ka na lang, sarili ko. Kumain ka, sarili ko. Uminom ka at magpakasarap ka sa buhay. At ang sabi ni Lord, sa English nga ay, sabi ng maya sa English ay, and I will say to myself, sabi ng rich, you have plenty of goods stored up for many years. Relax, eat, drink, celebrate, and be merry. Pero ito po yung sagot sa kanya ng Diyos sa verse 20. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal at tanga, sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Saklap pa. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan at inipon mo sa mahabang panahon para sa iyong sarili? Nahawig po rito sa testimonya at interview po noong nakaraang January sa pagputok po ng Taal Volcano o Taal Volcano Eruption. Mayroon pong isang babaeng in-interview tungkol po sa pangyayaring ito. Ang sabi po niya ay 10 years siyang nag-work abroad at after that ay nag-for good.
nag-invest o nagpatayo ng bahay, nag-invest sa negosyo. Kaso nung pumutok ang Mount Pinatubok, natabunan ng lahar ang kanyang bahay. Bubong na lang ang nakita at nasira lahat. Ang tanong niya, ganun na lang ba yon? Well, isa pa. 20 years na nagtrabaho siya, pinag-ipunan niya ng gusto. Bahay, negosyo, halos lahat. Malaki na ang kanyang na-invest. Pero nung dumating ang bagyong Yolanda after nung 2013, ay na-wash out lahat ng kanyang mga inipon at na-invest. Ang tanong niya lang ay, ganun na lang ba yun? At napakarami pang mga tragic stories ang maririnig natin. Halos nagkakapareho sila ng mga expressions na ganun na lang ba yun? Sa verse 21, sabi ni Jesus, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Galit ba ang Diyos sa taong mayaman? O nagsikap na yumaman? Galit ba siya sa mga millionaire? At lalo na ba sa billionaire? So the answer is a big no. Letter N, O, no. Isang malaking hindi. H-I-N-D-I, hindi. Hindi siya galit sa mga mayaman, sa mga nagsikap, mga bilyonaryo at millionaire. Okay? Actually, God encouraged us to become rich and prosper in life. And the supporting verse po natin is in Deuteronomy 8, chapter 8, verse 18. Ang sabi po rito ni Yahweh, subalit, alalahan ninyong si Yahweh na inyong Diyos, ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Sinasabi niya po ito sa mga nananalig sa Kanya. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa Kanyang pangako sa inyo mga ninuno. So makita natin and confirm na sa Word of God, hindi galit ang Diyos sa mayaman o yumaman. Kasi katunayan nga po ay ini-encourage niya tayong umunlad at bibigyan niya nga raw po tayo ng lakas, no? Upang tayo umunlad. Okay? Sinasabi niya ito sa mga mananampalataya. But what was wrong with the rich man o ano ba talaga ang mali doon sa mayamang hangal? Okay? At why Jesus called him fool or crazy? Actually, tinignan ko po sa English Tagalog Dictionary ang salita pong fool or crazy. Sa Tagalog po, ang katumbas po niya ng fool ay hangal, tanga, ungas, loko-loko, gunggong, and parang baliw. So, yun daw pong fool ay a person, hindi po fool na busog o puno, kundi fool, F-O-O-L. A person who acts unwisely or imprudently. Hindi raw kumikilos at nag-iisip ng matalino. A silly or nonsense person. Yung taong nadaya, yung pong isin ng fool or crazy, na sa Tagalog ay hangal, tanga, ungas, loko-loko, gunggong, and parang baliw. Kaya po yung title natin, sino ang hangal o matalino? Okay? So you can answer that kung nasaan kayo roon. Ipagpatuloy po natin. So ibig sabihin po noon ay taong di nag-iisip ng tama. Galit siya doon sa taong mayaman. Hindi dahil sa siya'y mayaman. Kundi galit siya sapagkat yung taong mayaman di nag-iisip ng tama. Mali ang akala at palagay tungkol sa buhay. Mali ang pananaw sa buhay at mga bagay-bagay. Mali ang desisyon. Nadaya siya. Hindi siya naging matalino sa desisyon, hindi nag-iisip ng tama, at baluktot mag-isip.
nakita niya na yung taong ito hindi lang baluktot mag-isip, kundi selfish o makasarili. Nabulag siya ng kanyang maling paniniwala tungkol sa kayamanan. Mas marami kang material na bagay, ngunit di totoong masaya at maligaya ka sa buhay. Pwedeng lamang ka sa dami ng material, ngunit hindi nanghuhulugang nakuha mo na ang tunay na magandang buhay. Ang problema ay pobre ka pa rin sa mata ng Diyos. Kaya tandaan po natin, ayon sa aral at minsay ni Kristo, na di katiyakan ang material na bagay para sabihin napakaligaya mo, abot hanggang tenga ang happiness. At hindi rin assurance ang maraming pera, salapi, kwarta at money, o sasakyan para sabihin mas happy ever ka. Nagagalit siya dito sa mayaman sapagat ang mayaman ay sakim at swapang. Walang iniisip kundi sarili lang. Kaya mapapansin niyo dun sa talinhaga na binilang ko po yung salitang ako at akin, umabot po ng 12 beses o 12 times. Na puro ako, akin. 12 times po niya itong binanggit. Kaya po itong nangyayari po sa atin ngayon sa quarantine natin sa Pilipinas at sa buong mundo, eh malaki po talagang ang tinuturo nito na aral sa buhay. Kaya po yung mayaman ay sa mata ni Lord Jesus Christ na buhay lang siya para sa makasariling buhay. Okay? Wala man lamang siyang binanggit ng patungkol sa Diyos at para sa Diyos, hindi man lang nag-say, "Thank you Lord, salamat Panginoon." Walang narinig si Lord Jesus Christ from the lips of this rich man. What is the important message of Jesus Christ about life and riches? Dito po sa Lucas 12:13-21, mayroon pong moral lessons on the parable of Christ. Mayroon pong aral po ito, okay, sa parable ni Lord. Actually po, yung salitang parable o talinghaga ay story or kwento na may nakatagong aral at prinsipyong espiritual. Maunawaan lamang ng nakikinig kapag siya ay interesado at humble. Okay? So sa parable, napakarami pong matutuhang prinsipyo na ikauunlad talaga ng buhay natin. Okay? So ano po yung lesson na yan? Lesson number one is relationship with God muna. Relationship with God first. Yan po ang priority and center in human life. Okay? Yan po talaga ang tinuturo ng talinhaga and of the whole Bible from Old Testament to New Testament, that the center of human life is God and our relationship with God. That's number one lesson. And number two na lesson ay, apart from God, you can do nothing. Di mo siya pwedeng isantabi. Hindi mo siya pwedeng itsopwera. Hindi mo siya pwedeng gawing laruan o hindi mo siya pwedeng gawing number two. Ang gusto talaga ng Diyos at ang tamang buhay ay gawin siyang center of our life. Lumayo tayo sa Lord at pinapakita natin na hindi natin siya kailangan, iikli lang ang buhay mo. And number three lesson is, huwag kang sakim sa material ng mundong ito. Huwag kang sakim. Ayaw ni Lord ang taong sakim o swapang sa material. At ang mga taong sakim o swapang, tandaan po natin, will never o hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. And number four lesson is, walang assurance ang buhay sa mundong ito. Money is not everything. Sabi ng mga
ibang mga bilyonaryo, money makes the world go round. Ang nagpapaikot daw sa mundo ay pera. Pwedeng, dahil sa pera, pwedeng magagawa ito. Pero tandaan po natin, money is not everything. Lalo na itong world pandemic crisis na ito about coronavirus. Dito lumalabas that money is not everything. At kitang-kita niyo po ang patunay sabagat lahat po ng tao sa buong mundo ay nakakaalam ng coronavirus pandemic na ito. Kaya masasabi nating money is not everything. Marami pong tao ang may pera pa rin ngayon, but they are static or wala po silang magawa. They are limited. So, in the end, money is not everything. Number 5 lesson is, don't trust riches, trust God. Litin ko po. Lesson number 5 is, don't trust riches, trust God. Sinabi po yan ni James o Santiago na sabihin mo sa mga mayayaman, sabi ni Santiago o James, na huwag silang magtitiwala sa yaman. Magtiwala sila sa Diyos. Dahil ang yaman ay nauubos at hindi magagamit sa lahat ng panahon. And number 6 lesson is, life is short and fragile. Marupok at maikli lang ang buhay. Yan pong ibig sabihin yan. You are not sure when you will die. So, bow ka na lang kay Lord. Bakit ang buhay ay marupok at maikli lang? Minsan, kausap mo ngayon, masaya, masigla, malakas. Parang walang sakit, but after 1 week, babalitaan mo ay wala na. Hindi ka pa naimbitahan at hindi mo pa nalaman na ilibing na pala. Kaya, life is short and fragile. Marupok at maikli lang ang buhay. You are not sure when you will die. Walang sino man nakatitiyak. Maging ako man o sino man sa atin. Okay? Only God knows. Subaw na lang talaga tayo kay Lord. Okay? Lesson number 7 is, don't worry about the future. Kasi ang future wala pa. And I tell you, He is the future. Jesus Christ is the future. Kaya po, mga kapatid, mula ngayon, wala pa rin nakakatiyak kung ano ang future. At ano ang future mo. So, trust the Lord. He is your future. And number 8 lesson is, God is watching us. Walang parte ng buhay ng tao. Kahit na po ang tao sa mundo ay umaabot ng 7.5 billion. Alam ng Diyos at nakikita ng Diyos ang lahat ng areas o parte ng buhay ng tao, tulog man siya o gising. And number 9, ito po ang isa sa lesson. Yung lesson number 9 na is ituro ni Lord Jesus Christ. Lesson number 9, share your blessings. I repeat, share your blessings. Okay? So, ayaw ni Lord ng taong swapang at sakim. Hindi talaga makakapasok sa karyan ng langit. You cannot enter the kingdom of heaven if you are greed, sakim o swapang. Kapag ikaw ay greed, ang tawag ng Diyos sa iyo ay fool. Sa Tagalog ay hangal o ungas. Kundi man ungas, hangal at tanga ang tawag ng Diyos sa taong swapang, ganid, sakim. Kaya, share your blessings. That's the point
and message of the Lord Jesus Christ in His parable. Okay? Wag ang nais ni Lord ay wag tularan itong rich man ito. Na siya ay sobrang greed o sakim sa material na bagay. Puro sa kanya lang lahat. Puro sa kanyang sarili lang, sabi ni Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, yun ang napapala ng mga taong nag-iipon ng yaman para lang sa sarili. Yung salitang para lang sarili ay malinaw na mula sa labi ng ating Panginoong Hesukristo. Lesson number 10, ang nais ni Lord ay mabuhay tayo ng may purpose. Ano ba yung purpose natin? Loving God, loving people, win souls, and make disciples. Yun ang purpose. Pag may purpose ka sa mundong ito, may direction. Pag may purpose ka, magiging maligaya ka at masaya. Pag may purpose ka, ay successful ka. Okay? So, mabuhay ng may purpose. Pag may purpose ka, mayroong direction. Hindi ka basta napapagod. Hindi ka basta nagsasawa. Hindi irritable ang buhay. Bakit? Dahil may purpose. Okay? So, lesson number 11 ay relationship pa rin ang malaga over matter. Lesson number 11, relationship pa rin ang malaga over matter. So, nakita ni Lord Jesus Christ dun sa foolish rich man ay parang wala man lang affection, wala man lang pagmamahal, no? Puro pera, puro material lagi ang binabanggit. Parang walang affection o walang feelings, no, of love sa buhay ng rich man na ito. So, yun po yung lesson number 11. Relationship pa rin ang malaga over matter. Lesson number 12, greater than material things, is love, humility, respect one another. Okay? Hindi po agree si Lord sa pera-pera lang ang usapan. Hindi po ganun. Marami akong taong narinig na pera-pera lang yan. Well, hindi ganun ang nais ni Lord sa buhay natin. So, lesson number 12, greater than material things, is love, humility, respect one another. And last but not the least, number 13, the love of money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil, according to the word of God. Okay? Hindi po pinanggagalingan ng kasamaan ang pera. Ang pera po ay wala naman pong personality ho yan. Papel lang ho yan at saka metal. Wala naman hong puso yan. Wala namang damdamin yan. Kaya hindi po kasalanan ang magkaroon ng pera. Pero ano ang sinasabi ng Bible, bakit ang pera ay pinagbulan ng kasamaan? Dahil sa taong may pera. Ang taong ang kanyang love ay money. Kaya sabi ng Biblia ay the love of money is the root of all evil. Yung pag-ibig daw po sa salapi. Alam niyo po ba na ang pag-ibig sa salapi o paglalaway sa salapi o ikaw ay nagiging sakim, swapang, no? At ganid sa salapi, ito po ay pagsamba sa salapi. Na ang nais ng Diyos, ang dapat nating sambahin higit sa lahat ay ang Diyos na nagbibigay ng salapi. Pag tayo po ay nakakalimutan na natin si Lord, hindi na tayo nag-church,
hindi na tayo nagbabasa ng Word of God. Puro trabaho, puro negosyo, puro pera na lang. Ay, it's a form of worship. Okay? Parang siya na ang sinasamba mo at pinaglilingkuran. Kaya po, ang pag-ibig sa salapi, sabi ng Biblia, take note, pag-ibig sa salapi, hindi po yung salapi, kundi ang pag-ibig sa salapi, as I told you before, wala siyang personality, papel lang siya at metal, ay pinagmumulan ng lahat ng uri ng kasakiman. Okay? The love of money is the root of all evil. So mga kapatid, sa oras nito ay inaasahan ko po na kayo po ay maraming natutunan sa buhay patungkol po sa kayamanan. Kaya di ba po ako magtatapos? Ang Jesus said, ang sabi ni Jesus, mag-ingat sa lahat ng uri ng kasopangan o kasakiman sa buhay. Huwag sayangin ang buhay, gamitin sa tama at may kabuluhan. Enjoy life and serve God. Ang ganda ng buhay ay wala sa dami ng material, kundi sa right and solid relationship with Christ. So, sino ang hangal at matalino sa ayon sa mensaheng ito? Salamat po sa inyong pakikinig sa oras na ito. At dito na po ako magtatapos. To God be the glory. Magandang buhay kay Jesus. Pagpalain kayo ng Panginoon. At nais ko po mag-iwan ng panalangin sa bawat isa. Panginoon, sa umagang ito, sa oras na ito, salamat po at binigyan niyo po kami, O Diyos, ng katalinuhan na unawain po ang inyong kalooban o prinsipyo. Dalangin po namin, O Diyos, na maging matalino kami sa pagpili ng buhay. Kung ano po ang buhay na tama at ano ang buhay na hindi namin dapat ipamuhay. Lord, salamat po for wisdom, knowledge, and understanding. Thank you for all the blessings in our life. Salamat po, Panginoon o Diyos, sa iyong pong love and mercy towards us, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang buhay ng bawat isa at ang lahat po ng mga nakikinig ngayon sa programang ito. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya, ang kanilang buhay. At ganyan po, sino man po may karamdaman sa oras na ito. I pray for divine healing from the Lord Jesus Christ. Sa lahat na may sakit, niling ko na sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kagalingan. Receive your healing. Have faith in God. Have faith in God and receive your healing. And also, Lord, I pray, O God, for our government. Pagpalain niyo po ang aming gobyerno, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming gobyerno simula po sa aming Pangulo down to the lowest rung, Panginoon. Pagpalain mo sila, guide them in the name of Jesus Christ. And also, Lord, pagpalain mo po at bigyan ng lakas ng loob ang aming mga frontliners, Panginoon, Diyos. I pray for divine protection, O God, shall come upon them in the name of Jesus Christ. Ingatan niyo po sila, Panginoon. I-preserve niyo po sila, Panginoon. At ang mga biktima po ng COVID-19, Lord, I pray, O God, na nawa ay marinig nila ang pangalan ni Jesus ay nagpapagaling. I believe na nawa ay narinig nila ang pangalan ni Jesus. Na si Jesus ay nagpapagaling hanggang ngayon. Salamat po, Panginoon, O Diyos, sapagkat kami po ay lagi mong dinirinig, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ibinabalik ko na po sa iyo, Lord, ang papuri, pagdakila, pagsamba at karangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.
Praise God. Sa oras na ito ay bago po tayo tuluyang magtapos ay nais ko pong itaas ninyo ang inyong makamay at kayo po ay aking babasbasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang biyaya, pagpapala, himala, tagumpay sa buhay, buhat sa ating Diyos, na lumikha ng langit at lupa. Receive your blessings. In Jesus Christ's name, I pray. Amen and amen. Once again, magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you all. Face to face.